napapaiyak ako. Hello guys, kumusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayo guys. Tama pa yun? Sana ay nasa mabuti. Ayan. So, update lang ito sa sasakyan guys. Ayan, wala pa ring update. So, ayan guys, 4 days na, wala pa ring update. 4 days. Alam nyo guys, parang tao lang din naman tayo. And as a Christian, and as a tao, di ba? Christian at a tao. Di talaga natin maiwasang makapag-isip ka na, bakit to nangyari sa amin, Panginoon? Ano yung purpose mo dito sa pangyayaring ito? Ano yung ma-learn namin na lessons dito sa trials, sa problema na dumating sa amin ngayon? Parang masabi mo sa Panginoon lahat ng gusto mong iparating sa Kanya. O Panginoon, saan kami kukuha ng pang-down payment and panibagong bayarin na naman instead na makasave? Ayan ba? So, yung mga ganyang hinanakit. Pero, at the end of the day, as a Christian, kailangan din natin be joyful in everything na dumating sa ating buhay. And at the end of the day, we still praise God. Ayan. So, kasi nga, diba, kung wala yung Panginoon, wala din tayong buhay. Kasi siya yung may-ari ng buhay natin. Pagkukunin ng Panginoon yung buhay natin, yung hininga natin, wala na tayo, diba? So, we're still thankful, and we still praise God na sa kabila ng problema na dumating sa amin, we still praise His loving kindness, His grace and mercy. Alam naman natin guys na dito sa mundo, lahat tayo makakaranas ng problema. And inaalaw ng Panginoon yung mga trials, mga problems, tribulations sa atin. Kasi una, gusto ng Panginoon, dahil anak niya tayo, dinidisiplina niya tayo. And or at saka sa mga pagsubok na yun, may gustong gawin yung Panginoon para sa atin. Una, yung unang gustong gawin ng Panginoon is God wants to do something para sa atin. Yung rason na yon ay para maging mag-trust pa tayo sa Kanya. Mag-build yung character natin. Yung kakapit sa Kanya. Alam niyo yon. So, yun yung mga gustong ipa-learn sa atin ng Panginoon. Yung mag-trust tayo sa Kanya. I-build yung character natin for heaven. Ayan. Kasi this world is not our home. And we are looking forward to that heavenly home, guys. So, ayan. And then, dalawang rason, two reasons is God wants to do something through us. Siguro gusto ng Panginoon na to witness others, o di ba? So yung experience namin, ano yung mai-share namin sa inyo? Parang ganun guys, to witness others, to lead others to His Son Jesus Christ. So yun yung dalawang rason na gustong ipalam sa atin ng Panginoon. He wants to do something in us and He wants to do something through us. Isa sa puso natin na bakit tayo nagkakaroon ng mga trials. So, lahat tayo magkakaroon ng mga trials. Hindi natin alam kung kailan. So, pag dumating yung trials, isa lang ang ano ko sa inyo guys. Isa lang masasabi ko sa inyo. Minsan, nakakaiyak talaga siya guys. Kasi, diba, napapaiyak ako. Pasensya na po. Yung mag-iisip ka kung saan ka kukuha ng pang-down payment at saka baguhang bayaran na naman. Yung mga ganun. So, talagang mapapaisip ka. So, ayan siya guys. And dito sa mundo talagang marami tayong pagsubok na mararanasan. Kasi ito yung training ground natin, guys. Itong mundo ay ang ating training ground.
sinusubukan tayo para ano, to prepare us for heaven. Ayan. So ang masasabi ko lang guys ay let's pray for each other na huwag tayong ma-discourage sa mga trials na dumating sa buhay natin. Tingnan natin ito na as a opportunity to grow, to be more like Jesus, to be a witness for others. Yan. And to trust God more. Yeah. So, huwag tayong ma-discourage and let's pray for each other. So, ayun guys, we are thankful to God for all the people na tumulong sa amin. So, ayan, we're thankful to Ate. Ate, thank you so much. Alam namin, Ted, ang laki na ng utang namin. Pero, ayun ka pa din. Pinautang niyo pa rin kami. Thank you so much. Thank you din sa sa car ng mama ko. Ayan, yun ginamit namin papunta para kumuha ng bagong sasakyan. Bago and bagong bayarin. Ayan. So, ayan guys, ako'y magpapaalam na. And thank you sa inyong lahat. Thank you for supporting us. Ayan. Through watching our videos guys and ibahagi yung mga videos namin. So, bye everyone! Have a wonderful day and God bless!